Pero yun nga, si Fukuda, magaling talaga yung delivery niya. Ang ganda ng boses ni Fukuda. Nakakuman talaga ng attention. Welcome back to Break It Down. Ngayong araw na to, papanoorin natin ang laban mula sa Ahon 8. Ito yung laban ni Batang Rebelde at ni Fukuda. Simulan na natin. Nalo si Fukuda ng coin toss. Pili niyo mauna si Batang Rebelde. Tig 2 minuto dapat. Bakbakan to. Pakinggan natin. Ahon 8. Unang banat, Batang Rebelde. Yo! Wala nang 8 bars, 8 bars. Flip top game! Yeah! Batang Rebelde versus Fukuda. Sa day 2, Anigma, I hate you. Bakit mo ako nilaban sa semi-finalist ng isa buhay? Eh, hindi nga ako umabot ng stage 2. Pero kung akala mo na you will rule the battlefield, well, I guess I can't blame you, pero isa ka lang namang rule at ako yung rebel. Cause I came here to break you, kaya wala nang paligoy-ligoy. Nung huling laban, ako'y natalo. Pero ngayon, 2 beses akong magwawagi. Kasi bibigyan mo ako ng 2 panalo. Basta sa nire-representa mong company, hindi ba't sa Vivo ka nagtatrabaho? Pwes paghatian natin yung 4 na letra at kukunin ko yung 2 V para mag-iwan sa'yo ng I.O. Dahil ikaw I.O. lahat sa ako'y magkakaroon ng 2 victory kasi 2 beses akong pinabagsik. Talagang hindi mo magugustuhan pag hindi na ako nag-2 isip na ang buhay mo ay tuldukan itong kaliwat kanan kung ka... 2 V. Pwede niya rin gawing W yun. Win. Ba't sa Vivo ka nagtatrabaho? Pwes paghatian natin yung 4 na letra at kukunin ko yung 2 V para mag-iwan sa'yo ng I.O. Dahil ikaw I.O. lahat sa ako'y magkakaroon ng 2 victory kasi 2 beses akong pinabagsik. Talagang hindi mo magugustuhan pag hindi na ako nag-2 isip na ang buhay mo ay tuldukan itong kaliwat kanan kung kamao ay ang mga petsa sa kalendaryo at ikaw naman ay isang buwan na tatamaan ng 2 quincenas. Ito ang iyong katapusan! At speaking of buwan, sa kagustuhan niyang mapa sa kanyang buwan, nagkaroon ka na ng respiratory disease, gunggung ka. Inangkin niya kasi yung full moon natin, kaya naging full moon niya. Sobrang payat mo yung ubo mo, dumudugo na. Kaya konting ubo na lang, tegi ka na. Fukuda, dati electric fan lang, puta, ngayon may TV ka na. Pero malapit ka nang mamatay, dahil nasaksihan ko na tong laban na to. Bago pa i-upload ni Anigma. Pero hindi to deja vu dahil nasilayan ko ang kamatayan mo sa papel na sinulatan ko. Ito ay pay-per-view, tambay ka daw kung saan may shabu. Kaya pala nung laban mo kay Acer, 22 minutes yung bid, hindi ka pumikit. Yung matam... 22 minutes yung bid, hindi ka pumikit. Yung mata mo mulat na mulat, ikaw dapat manungkulan dun sa gobyerno kasi wala kang kakurap-kurap. Droga sa Davao. Kaya nung, kung tagasan ka man, kaya nung sinabi mo kay Six Threat, napakisabi na lang kay Tipsy na nahanap ko na tong wala. Alam kong malungkot ka sa yung sermon. Kasi nga, addict ka. Ang hinahanap mo, eh kung sino yung meron. Kasi gusto mo ng dope, abad, doon ka magtanong kay J. Chris o Glock kasi alam ko sila yung norem. Pero kung ang mga sinulat mo gamit ang iyong ballpen ay pandidis sa pagiging rebelde ko, paputol mo na lang iyang mga daliri mo. Pag ginawa mo yan, pinatunayan mo lang na wala ka pang pinaglaban para sa sarili mo. Yeah. Okay, yun yung round 1 ni Batang Rebelde. Yung ano pala, no, yung abad doon na wordplay. Hindi ko alam kung sino nauna sa kanila ni Mot doon. Doon sa 2-on-2 ni Mot tsaka ni Sorgenio. May ganun din na wordplay si Mot. Di ko sure kung ano yung nauna dito sa 2 na battle na to. O nagkataon lang. Parang nila nagamit yung Abaddon na wordplay. Base sa mga napapanood kong laban ni Batang Rebelde, mas marami pa siyang mga rounds na malalakas dito. Sa pinakita niya dito sa round 1. Tingnan natin yung gagawin ni Fukuda dito sa round 1 niya. Yo! Bumagsak ako ng semis! Pero wag na tayo dyan dumepende. Madali lang naman lampasan to si BR. Lalo na galing na ako sa lugar ng mga rebelde! Ahong gang! Yeah! Ano ka talagang pinaglalaban mo, Marvin? Sa buhay mong mababaw,
E kain tulog ka lang naman sa bahay niyo buong araw. Nagpapakarebelde ka para sa iyong munting pinaglalaban, pero hindi mo inisip ang ibang kapakanan, naging makasarili ka. Yan ang katotohanan. Isaksak mo dyan sa utak mo na di lahat ng rebelyon ay para sa iyong kabutihan. Pinahiwatig na ng sarili mong pangalan na ang pagre-rebelde mo ay batang-bata pa. Kaya marami ka pang dapat na malaman. Musika ang aking rebelyon. Yan pa yung pinagsisigawan. Sigurado ka ba dyan, Marvin? Hanggang sa napagtanto ko na mga kanta mo ay parang ang rebelde. Kasi ang hirap hanapin. At kung mahanap mo man ang sarap prakrakan hanggang sa mabutasan ng ulo, walang pinagkaiba yung musika mo sa mga mouthy. Kasi yung pinaglalaban mo, walang punto. Basta lang makapagbulabog ng tao, makapagpasabog ng baryo. Agaw pansin ka lang sa eksena. Tutal mahilig ka lamang maki-eksena. Makukulong kabitenyo sa sariling patibong na parang si Rebilla. Kaya ano? Rebelde kang walang konsensya, pero pagkaharap mo maamong tupa, naknamputa. Sunod-sunuran ka lang naman sa mga sumisira ng sistema. Kasi nga initials mo, BR. Oh, BR, kaya madali ka lang magulsa. Bata ka pa, di ka pa marunong humawak ng barel. Tuta ka lang, batuta lang ang kaya mong hawakan. Kasi nga, bata ka lang. Bata, batuta. Oh, paglalaruan natin yung pangalan mo hanggang magtanda ka sa ebolusyon. Mabibiktima tong bata sa magulang na nagrebelde. Laglag to sa aborsyon. Laglag, bata. Kaya kahit kailanman, hindi ka na mangingibabaw. Tumapat ka sa pukuda na malahapon. Sablay tong probinsyanong rebelde. Pagkat na sa akin ang pulang araw. Nagwalang bahala sa mga bala tong rebelde. Kulang sa hasa, nagkulang sa alagang mariwana. Malabong makatama, sukat ko na stilo mo't mga talata. Karera mo gumagapang, ang pagbangon di magawa. Kasi bata pa nga, araw-araw tong nadadapa. Sa unang ikot ni ko pinairal ang pagpapatawa. Bagkos pinakain ko sa iyong realidad ng buo. Pinapakita ko lang sa iyo na ang taga Mindanao na rebelde hindi marunong magbiro. Okay, yung round ni Fukuda. As usual, yung malinaw na delivery ni Fukuda, yung nagiging ano niya dito, alas niya. Madiin yung boses niya rin. Ganda rin ng modulation. Pero yun nga, nagkakama short si Fukuda sa content. Doon siya talaga nagkukulang minsan sa rhyming, siguro sa wordplay, sa construction ng bars. Pero yung delivery niya, isa si Fukuda sa may mga top-notch na delivery na MCs dito sa liga. So, swerte dahil si Batang Rebelde hindi ganun katindi yung pinakita niya pagdating sa content dito sa round 1. So, para sa akin, parang medyo dikit lang tong round 1 nila. Mahirap sabihin ko sino nanalo dun sa round 1. Tingnan natin yung round 2. Baka mas may convincing na round dito. Round 1 nila, para sa akin, dikit lang, tabla lang. Round 2 tayo. Sabi nila, umarap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Pero sa sobrang mong pangit, gusto kitang ilibing ng buhay. Kasi yung mukha mo butas-butas. Ano ba yan? Nilanggam? O baka naman napagkamalan yung manika ng nanay mong mangkukulam. At pumunta tayo dyan sa mata mong hindi ko maintindihan. Minsan malaki, minsan maliit. Siguro yung bato at damo ay iyong pinaghahalo. Kaya pagbagong hit-hit si Gago, mukha siyang singkit na kuwago. At derecha, at kung usapang sex life lang, imposible ka sa aking manalo. Yung huling naka one night stand ko, buong gabi kong pinatayo at binira sa kama at banyo. Yung huling naka one night stand dito, isang buong gabi siyang pinatayo sa labas ng kwarto. At magderechahan na tayo. Pareho lang tayong hindi sikat at kilala ng karamihan. Pero hindi ba't masakit pakinggan na Fukuda yung brand, pero wala ka namang fans? Kung meron man, siguro dalawa lang.
Kung meron man, siguro dalawa lang. Pero matatanggalan na kita ng movement. Wala na silang aabangan. Tutal kasing slim mo si Shady. Dapat lang nabigyan kita ng stand kasi bukod sa battle, wala ka naman talagang ginagawang hakbang. Kaya ikaw nga tong yung mga intro, puro instrumental lang kasi bobo ka na pag pinagsama yung music at poetry. Ni wala kang malabas na kanta sa CDO kasi sobrang bobo mong MC. Kaya kahit pabaliktad pa namin kay Mot yung CDO, malabo ka nang magka-album sa Odyssey. Malabo ka nang magkaroon ng album sa Odyssey. At anong South Dogs Ulul? Hindi ka mukhang aso, mas mukha kang asshole. Alam mo yung asshole? Parang kulay ng damit. May kulay pola, may kulay ete, may kulay asshole. Diba? At hindi mo kaya yon kasi wala kang bahid ng pagkakomedyante. Kaya tagilid ka sa laban kasi yung estilo mo hindi balanse. At narinig nyo ba siyang magrebat? Narinig nyo siyang magrebat? O diba, hindi pa? Patunay yan na marami ka pang kakulungan bilang MC. Ikaw nga tong sa delivery lang sumasandal palagi. Para ka lang, padalang kahon na ninakawan ng costume, pare. Kasi mabigat nga yung delivery pero kulang naman yung laman ng bagahe. Ako, minsan lang magrebat. Pero yung kalaban lumulubog sa kumunoy. Eto, minsan lang din magrebat. Puta, hindi pa tinuloy. Kaya wag ka na kumasta na parang sobrang promo since day one. Bitch, sit down and be humble. Kung ayaw mong iparanas ko sa'yo yung promo nung day one at pabagsakin kita gamit ang limang kamao, uprising sa Royal Rumble. At meron pa akong pahabol. Nakita ko yung asshole ng nanay mo, puta, kulay asshole. Ano ba? Pabagsakin ng limang kamao, promo. Uprising Royal Rumble, okay yun. Pati yung siguro yung nagustuhan ko online din dun yung CD ko. Kahit pabaliktad kay Mot, di na lalabas yung CD mo sa Odyssey. Dati, syempre, nung uso pa yung mga CDs dati. Yun yung laging puntahan, Tower Records, Odyssey. Yun, mga record stores. Okay, parang lumakas na ng bahagya si Batang Rebelde dito sa round 2 kumpara sa round 1 niya. Tignan natin yung kay Fukuda. Tignan natin! Yo! Sa ligang to, sobrang dami mo ng laban. Pero hanggang ngayon, mukha ka pa rin walang laban. Pangbagito yung galawan, kaya madali ka lang mabaon. Sobrang bagito mo, pwede kang maging nominado ng Rookie of the Year taon-taon kasi may mga bara naman itong si Marvin. Kaso lang sa delivery nagkulang. Yung tipong siya na yung nanuntok, siya pa yung nasaktan. Ano ba kasing klaseng delivery yan? Nakakautal. Ikaw na nga yung nakadisgrasya, ikaw pa yung nahospital. Pagmasdan niyo yung pagmumukha nito pag nagdi-deliver ng mga linyang walang laman. Agresibong-agresibo na yung linya, pero ang reaksyon ng pagmumukha niya, mukhang bago lang nilabasan. Galit ka na sa mga linya mo, pero ang tono ng pananalita mo, parang nagdarasal. Kaya paano ka naging rebelde kung sa pananalita mo pa lang, di mo naranasang maging brutal at pag-usapan naman natin isa buhay tournament. Putang ina ka, pati ba naman doon nagre-rebelde ka pa? Unang round pa lang ng tournament, umaalis ka na. E ba't sumasali ka pa? Palibasa sa kahit anong klaseng kaganapan sa pag-e-eskapo ka na sanay kalagayan mo sa tournament. Parang delivery mo lang. Di makitaan ang buhay! Stilo mong hilaw, di nagkakalayo kay Asher. Sumasandal ka sa mga pass battle kaya ka nagkakaroon ng angle. Puro pass battles na lang ba? Kaya stilo mo, gumagaan. Pagkatapos magrebelde, naging hampas lupang batang kalye. Namumulot ka na lang ng basura para mamakain ka lang. Kundi tungkol sa mga nakarang laban na kalaban, laman ng katamo, puro tungkol sa sarili mo. Para kang si Trillanes, sarili mo na lang ang naniniwala dyan sa sarili mo. Sobrang bilib na sa sarili, tila nawalan ng pag-alinlangan, di ka nakikinig sa iba. May sarili kang mundo, sa madaling salita, wala kang pinag-aralan. Tinutulugan daw ng mga tao linya niya. Rebelding mga tao, Marvin nakakalito na. Matagal ka ng pinagsawaan ng mga tao, parang Marvin at Julina. Marvin, Julina, o parang ikaw lang yan, ang corny ng mga linya. Keso di pa daw nakakakantot si Fruz na parang hometown ni Iverson ang Virginia. Ang
putang ina, sana ba yung pagiging creative natin, Marvin? Sobrang pangbugo at pangpulpol. Sobrang babaw mo. Kaya mong mag-dive sa kiddie pool. Tapos Inglesero ka pa. Well, I don't give a fuck. Just show me 100% at basic. Sabi ko, I don't give a fuck. 100% kang basic. Basic English bars, bitch. Okay, yun yung round 2 ni Fukuda. Parang walang pinagkaiba sa round 1 niya. Pareho lang din. Iba lang yung tinatopic niya dito. Dito, tinalakay na niya na yung delivery daw ni Batang Rebelde. Matamlay. Yun nga. Siguro, kung may tatanungin ako sa isa sa mga nilamang ni Fukuda dito kay Batang Rebelde, yun nga yung delivery. Pero parang nagkukulang talaga yung mga sulat niya. Minsan parang masyadong madaling isipin yung mga comparisons na ginagamit niya. Parang hindi siya hindi ganun yung epekto sa'yo. Parang mapapa, okay, puro ganun lang. Walang masyadong antindi nun, ang lupit nun. Kumbaga, nakukulangan talaga ako sa sulat at sa tugmaan ni Fukuda. Pero yung delivery niya talagang top notch. Round 1, round 2. Para sa akin, round 2, siguro dikit lang din, pero bigay ko kay Batang Rebelde dahil may mga iba siya, may mga witty siya na sinabi dun. Tsaka mas gusto ko yung closer niya kumpara sa closer ni Fukuda dito sa round 2. So round 1 tabla, round 2 dikit lang, konting lamang kay Batang Rebelde. Tingnan natin yung round 3. Basic English bars, bitch. Basic English bars, bitch. Huwag nyo nga akong takutin, kasi alam ko ang katotohanan. Isa kang batang mapagmahal sa kabila ng boses mong brutal. Araw-araw, eksena sa bahay nila, oh, mama, gumising ka na, handa na yung almusal! Ba't kasi ang boses mo garalgal? Ano bang problema? Meron ka bang problema? Kung si Lanseta, parang nakalunok ng vibrator na naka-on, ikaw, parang nalunok mo si Lanseta. Pero walang talim yung mga letra. Hindi tulad sa akin na lagi pamugot. Oo, tama ka. Tinutulugan nila ako lagi. Sila yung mga bata sa ilalim ng kumot. Pwes kung tutulad ka sa kanila, ako'y magpapaka Freddy Krueger. Sige, subukan mong matulog. Ito'y magiging 2002 na Rico yan. Mamamatay to sa bangungot. At maiba tayo, tol. Kamukha mo si Buso Sima ng Vlogeror. Pagkatapos niyang mag-transform. Eksaktong chameleon ka nga. Kasi masyado kang mapagbalat kayo. Dinidis mo pa si Don B na may ghostwriter. Eh pareho lang naman kayo. Yung division nyo, naging team ng Rionan. At naka-jersey number 7, yung Sack Maestro. Ah, kaya pala Fukuda, kasi may tira lang to kapag pinapasahan ni Sendo. Paboritong tuta ka lang ng maestro. Kaya hindi kita bibigyan kahit konting respect. Ito'y animal cruelty. Dahil lalapas tanganin ko tong feature spec. Hindi ba South Dogs ka? Pwes ang ahon, ikaw ang food trip ko sa ahon 8. Dahil hindi mo na-detect na ito'y Yulin's Festival at ikaw ang dog meat na hinain sa akin ng incheck. At yung break na hinihintay mo na ibibigay sa'yo ng incheck mong amo, ito na lang. ang masasabi ko. Mamamatay ka kakahintay sa kanya. Ikaw yung kawawang asong si Hachiko. At kay Surgenyo, sabi mo. Tama ba, Hachiko? Di ko alam siya. At kay Surgenyo, sabi mo, yung kahul ko, lisensyado. Pus para sabihin ko sa'yo, yung ubo ko, registrado. Yung kahul mo, lisensyado, ano yun? Pag kumahul ka ng madaling araw, walang pwedeng magreklamo? Ha? At meron pa tong sinabi nung pakusganan, talagang naiyak ako. Sabi niya sa kalaban niya, oh, musmus ka pa lang sa kalaban mo, dosage, kasi nga, dos anyos ka lang. Dos anyos. Alam mo, sino kong malupit mag-wordplay? Sige nga, kung dos anyos yung dosage, ilang anyos na yung sausage? At pagdating sa pagsusulat, yung punchlines mo, kalat-kalat.
Huwag kang gawin yan. Yung punchlines mo, kalat-kalat. Sa battle, dyan ka nagkulang. Ako yung punchlines ko, back to back. Parang wrestling lang sa lagubang. In-English niya ako, di ba? In-English mo ako, na-trying hard ako mag-English. Well, guess what? You're right. Pero pansin nyo ba na yung venue may aircon pero yung katawan mo mainit kasi ako si Arsenal the Rebel, sunog ka sa akin every minute. Masir is real, masir is raw, masir is authentic. You can't spell bars without putting BR in it. Get it? Okay, yung round 3 ni Batang Rebelde, pinaka well-rounded niya na round. Balansin niyo yung bars tsaka comedy. Siguro all 3 rounds niya, parang palakas siya ng palakas. Round 1, pinakamahina. Round 2, sunod. Round 3 niya yung pinakamalakas. Yun yung nilamang niya dito kay Fukuda. Bumibenta yung patawan ni Batang Rebelde. So, dalawang departamento na tatamaan niya. Yung judges, pagdating sa bars, papatawa niya rin sa mga jokes niya. Tapos yung crowd, nakukuha niya rin. Tignan natin yung round 3 ni Fukuda. Sa pangatlong ikot, pag-usapan naman natin yung relasyon ng daddy ni Frus at ng nanay mo. Na ikaw mismo sumang-ayon. Magkapatid pala kayo sa labas. Sa labas, ang sarap yung dalawang ipasok sa kabaong. Proud ka pang ilahad sa lahat ng magkapatid kayong dalawa. Para lang magtunog patawa. Anong pakiramdam na magkaroon ng kapatid na tae? O tae, ang saya, di ba? Palibasa ang kulay ninyong dalawa, hindi nagkakalayo. Sa sobrang itim mo, kahit nandito ka na sa venue, mukha ka pa rin nagtatago. Kaya kumapit ka na, Marvin. Ito na magiging huling yugto na yung karera. Kapitenyong nakulong sa mga bara, wala ka ng agimat na makukuha. Nakakasawa, nakakaumay, nakakawalang gana. Wala kang kawala ngayong gabi na parang nagrebelde ka sa North Korea. Balita ko, nag-improve na daw itong si Marvin. Lumalawak at lumalaki at lumalawak na daw pangalan mo. Nagkamali ka, rebelde. Bilbil at dede lang naman lumalawak sa pangalan mo. Literal kang lumalawak, pare. Total isang hugis sa mga korte ng katawan mo, dapat pangalan mo Batang Balde. Kaya tama na pasikot-sikot. Direktang tama sa yung ulo ka, the score. Kaintong bata sa akin ngayong gabi na parang ako si Tuyor. Tagtag katawan, walang humpay na pagdurusa. Mamamatay kang bata na parang si Julie Vega. Pansin mo, tahimik ang paligid habang binibigkas ko pangalan mo bawat eskema. Ganyan magbigay respeto at pugay sa taong patay at wala na. Lowest Gang. Lowest Gang represent. Rebelde na gangster. O diba nakakatawa? Lowest Gang. Waste. Pangalan pa lang pang basura na. Iwalay ang nabubulok sa hindi nabubulok. Pero parang hindi mo na kailangan ang pagiging plastic at pagiging malata at plastic. Lahat ng yan nasa iyong katauhan. At kung kakamayan mo ko pagkatapos ng laban, hindi ako mag-aalinlangan. Sinyalis na malinis na pagkatrabaho. Kailangan yung mga kamay ay madumisan. Baldado na tong rebelde. Lubog na to sa kumunoy. Wala ka ng silbi sa laro na parang tuhod ni Brandon Roy. Basketball reference. Ganyan stilo mong predictabling madiin. Slam dunk reference. Direkta nga para sa akin pero madali lang naman makuha ng mga tao. Kaya nagiging generic na rin lahat ng mga pyesang itinapong patungkol sa'yo. Sana meron kang napulot sa buong laban. Ikinahon kita sa sarili mong kanta, rebelde. Isinabuhay ko ang iyong bangungot at last. Matagal akong nanahimik. Katabi ang isdang oro sa mahabang panahon. At ngayon, ito ng pang-apat kong laban sa iisang taon. At una kong ahon, kaya flipped up. Maraming salamat sa pagkakataon. Paon! Okay, para sa laban yun. Okay, yung round 3 ni Fukuda. Para sa akin, all 3 rounds ni Fukuda, parang pare-pareho lang yung epekto, yung impact. Hindi naman sa masyado siyang nagseseryoso. Tinatry niya rin magpatawa. Yun lang nga, hindi niya yung forte. Hindi forte ni Fukuda yung comedy. So, minsan nagtatry siya magpatawa. Sakto lang, hindi siya yung parang aabot sa level ng comedy talaga. Kumbaga, para sa style niya, ano na yun, parang paglabas na niya sa comfort zone niya yun na parang laging brutal o
mabalasik o maangas yung bitaw. Pero yun nga, si Fukuda, magaling talaga yung delivery niya. Ganda ng boses ni Fukuda. Nakakuman talaga ng attention. Kailangan niya na lang i-improve siguro yung writing niya. Yung maglagay ng mga kakaibang sulat siguro. Dahil yung part na delivery, feeling ko na master na niya yung projection ng boses. So para sa akin, pantay-pantay lang ang tatlong rounds ni Fukuda. Si Batang Rebelde naman, palakas ng palakas ng kahit bahagya, pero palakas ng palakas yung round 1, round 2, round 3 niya. So round 1 tabla, round 2 dikit lang binigay ko kay Batang Rebelde, round 3 kay Batang Rebelde. Tingnan natin yung judging. Check yo. Flipped out Fukuda vs. Batang Rebelde. Maging ayos pang beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng hurado, 4-1. Maging ayos tayo lahat para kay Batang Rebelde. 4-1, nakakuha pa rin si Fukuda ng boto. Dikit lang itong laban na to. Talagang nataasan lang ni Batang Rebelde sa ibang department to si Fukuda. Lalo na sa comedy. Tsaka sa pagiging well-rounded. Yun, sana na-enjoy nyo itong review natin ng Ahon 8, Batang Rebelde versus Fukuda. Abangan pa ang mga susunod na uploads. At muli, ako'y nagpapasalamat sa lahat ng sumusubaybay dito sa Break It Down. Hanggang dito na lang. Ingat kayo lahat. Peace. I'm out.